So yun, panibagong araw na naman, panibagong video vlogging na naman tayo. So yun, once again, papasalamat ako sa palagihan yung panonood sa video vlog ko. At salamat din sa pag-support at dun sa mga syempre, sa mga bago sa aking channel, sa aming channel. So yun, so I hope na mag-subscribe kayo, like and share yung notification bell para at least updated kayo sa mga bagong video. So yun guys, nagbalik nga pala tayo ngayon para sa nagbalik pala tayo ngayon sa KTM shop para sa unboxing. Ito guys, unboxing tayo ng helmet ngayon. So once again, kasama na naman natin si Mr. Vladdy yun. Siya yung bali mag-guide sa atin regarding dito sa panalo raw to, panalo raw tong box na sa totoong helmet na to eh. So yun guys, so guys, start na tayo mag-unboxing. Hi guys. So bali ito nga pa lang ano, features namin ng helmet. Actually kaya ito yung pinili ni sir. Bakit nga pala ito pinili mo, sir? Yan yung sa belt. Ito yung tinatawag natin premium glass. Kumbaga top of the line ng belt. So pero paano ba sir dad makikita ko ano premier or top of the line ano sa itong model na to? Ito yung belt, ito yung tinatawag nating Raystar Flex DLX. So meron tayong Raystar pero meron din tayong Flex. So ito yung carbon fiber kung parang model sa Star na regular lang. Ah, okay. Pero wala namang pinakaiba dad, yung ano katulad ng Raystar or Flexstar mga ganun. Meron tayong tinatawag na Raystar at saka Star. Yung Star, yun yung kadalas yung ginagamit lang natin sa street. Pero syempre, pag ito ang ginamit natin, nasa salitang race. So, pang-racing siya. Ayun, pala yun. So yun guys, so start na tayo. Tignan natin kung ano yung tsura talaga nung, ano, nung helmet. Mukhang excited eh. Actually guys, hindi ko bibilin to ha. I-unbox ko lang ha. Yung pala mga ano ba? Magkano ba naglalaro ng presyo nito? Nasa 260. So yun guys, so available siya sa KTM ko eh. 260. So yun. So included yung box. Ito yung carrying bag. Carrying bag, hindi pala box. Yun, included. Tapos ito na guys yung ano, mismo unit. Packaging pa lang, panalo na. May helmet ka na, may bag ka pa. Helmet. So yun guys, panalo sir. Grabe guys, talaga grabe. Honestly, in person, napakaganda ng unit. So may iba pa bang ano, kulay nito? Marami tayong ano option ng color nito. Meron tayong white candy red, meron din tayong gold red, meron din tayong black. Yun. So yun yung mga available ko, ang gaang niya. Guys, napakagaang talaga kasi ng sobrang gaang nito. Approximately weight nasa 1,200 hanggang 1,300 grams. Pero Vlad, ano ba yung ano, added features nito, itong mismong helmet na carbon fiber ng, ano, ng belt? Belt. So, sa una pa lang, makikita na natin yung shell niya is made from 3K carbon fiber. So, kaya siyang lighter. Pagdating sa quality, 100%. Manalo talaga. Kung papansin ninyo, itong lens niya, itong laser niya, it's protein. Ano ba yung protein? Ito yung... Wala, yun nga, ano yun, guys, bali si Sir Vlad yung ano yun, talaga may information na po dito sa ano, sa helmet yun. So, paliwanag nila kung ano yung protein. Ito yung protein, ito yung tinatawag nating transition. Transition means like a... clear lens siya, clear yung visor niya, pero once na nasikati siya ng araw, nasa gitna kayo ng daan, tapos mainit, hindi niya na kailangan mag-suit ng like sunglasses. Automatic nagiging smoke na siya. So bali yung common kasi di ba na ano, na mga helmet, may additional visor. So ito pala, ano na siya, parang included na, kaya lang single visor pero automatic na nang kabago na yung ano. Exactly. Yun yung kagandahan doon. So panalo guys talaga. Napakaganda nung ano, nung unit, wala akong masabi. Uwi ko na po. Yun guys, medyo mahal siya. So kung i-compare natin sa Philippine peso, actually sabi ni sir, mas mura dito eh. No? Mas mura kasi sa, ano, sa Philippine peso, nag-range siya 30 to 60,000. Helmet lang ha? Helmet lang, 30 to 60,000 helmet lang. So, yun. So presyong motor sa atin sa Pilipinas. So yun, so napakaganda yun talaga. So yun, kung sasakali nga pala na interested kayo na bumili nito, bali dito lang sa mismong KTM showroom, available siya.
sa pero mer kailangan exclusive, di ba? Yes. Ng ano. So, yun. So guys, sa ngayon, ito muna yung open natin pero siguro by next day mag-o-open tayo ng itutur tayo ni Sir Vlad kung ano yung mga available na helmet dito sa kanila. Saka yung ano yung distinction ng helmet, kung ano yung pagkakaiba ng ganito or ng other helmets, kung pati yung material niya, yung features niya. Bale, ito nga pala, size, ano bang size to? Large. Sakto. Sakto sa akin. Sakto. Pera na lang talaga problema. So yun guys, I hope na nag-enjoy kayo sa aming unboxing. Nang anong model ulit to, sir? Starflex DLX. Yun, Starflex. Yun. Bell brand Starflex. Starflex DLX. So medyo mahaba yung name niya. So yun, kasi mainly talaga guys, pang-racing siya. So pang-race track. So siguro because of yung aerodynamics nung ano, nung mismong helmet, saka napakagaan. So yun, Thank you again sa ano kasi Sir Vladdy. Sir, thank you sa pag-tour sa akin. Sa may shoutout ba tayo? Last time, maraming shoutout si Sir Vladdy. Okay. Medyo nahiya pa yun. So yun guys, once again, papasalamat ako sa panibagong video vlog for today. At salamat sa panonood na naman. At I hope na nag-enjoy kayo. So yun, so sa mga mahilig sa bike and motorcycle, recommended to kasi maganda, medyo pricey yung price pero syempre safety syempre ng mismong rider. So yun, thank you once again. So I hope talaga na nag-enjoy kayo sa video. So syempre sa mga bago sa YouTube channel ko, I hope na magtagal na kayo. Saka si Sir Vladdy, pinupush ko rin to magkaroon ng YouTube. Doon naman soon. So doon naman sa mga luma na sa channel ko, maraming salamat muli sa inyong panonood. So yun, so once again, ako ang inyong ka-rider na si Edward, na once again always saying keep safe and stay positive. Bye! Bye!